Sino namang kasalanan, kapatid? Walang mangungumpisal eh. Walang mangungumpisal. Ang tawag sa Biblia ron, kubling kasamaan. Kubli sa paningin ng tao. 19:12 ng awit. Sinong makasisiyasat ng kaniyang mga kamalian? Paliwanagan mo ako sa mga kubling kamalian. Merong kubling kamalian ang tao. Yun ang mga, kahit nangumpisal sa pare, di naman sinasabi yun eh. Eh, kinukubling na eh. Tawag doon sa Biblia, kubling kasamaan. Eh ngayon, ang tanong ko kapatid, ano epekto ng confession dyan? Eh, kukubling nga, hindi nga sasabihin yun eh. What? Lahat po ba na nagkukumpisal ay pareho ng pag-iisip na Soriano? Hindi po. Hindi po. Never. Hindi po. Oh. Na kung siya po ay hindi niya kayang mabunyag ang lahat ng kanyang mga kasalanan, maaari na ba itong ihalintulad sa ibang tao? Ano po ba sa palagay niyo? Napatotohanan ko na yun. Ako lang mag-isa. Hi there, this is Pythagoras Catholic. Disclaimer lang po, ang ginagawa po natin ay pagsagot lamang no, sa mga argumento ni L. Soriano na patungkol po sa ating simbahan. Dahil sa mahilig sa word for word si Soriano, hindi na rin nakapagtataka ito. Dahil lang sa nabasa niya ang salitang kubling kamalian, ay nag-conclude na siya agad na hindi makabuluhan ng confession. What? Now, tama kaya ang kanyang pag-unawa? Kung pagbabatayan natin ang sinabi sa pulpit commentary sa naturang bersikulo, ito po ang sinasabi. Ang pagsasaalang-alang sa kautusan ay hindi maaaring iangat ang pag-iisip ng paglabag. Ang tao ay hindi nakilala ang kasalanan kundi sa pamamagitan ng kautusan. At hindi niya maiisip ang kautusan nang hindi pinapaalahanan ng posibleng pagsuway dito. Ang mga pag-iisip ng salmista ay naakay sa direksyong ito at nagtatapos siya sa isang taintim na panalangin laban sa mga lihim na kasalanan, laban sa mga mapangahas na kasalanan at laban sa mga kasalanan ng salita at pag-iisip na iniukol sa Diyos na kanyang lakas at kanyang manunubos. Ayun, hindi naman pala intensyon ang hindi pagsabi ng mga kasalanan o pagkukubli ng kasalanan. Dahil ayon sa naturang bersikulo, ay nakaukol naman pala sa mga kasalanang hindi pa nakilala dahil sa hindi pa alam ang kautusan ukol dito. Kagaya ng sinasabi sa Roma 7:7, ang ibig bang sabihin nito ay ang kautusan ay masama? Hinding-hindi. Kaya lamang, kundi dahil sa kautusan ay hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. Hindi ko sana nalaman kung ano ang pag-iimbot kung hindi sinabi ng kautusan. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang pag-aari ng iba. Kayo pa man, napakaklaro po ang katuruan ng ating simbahan. Na kapag tayo ay nakagawa ng mortal na kasalanan, ay dapat po tayong lumapit sa sakramento ng kumpisal. Ang mortal na kasalanan sa pamamagitan ng pag-atake sa mahalagang prinsipyo sa loob natin, iyon ay ang pag-ibig sa kapwa-tao, ay nangangailangan ng isang bagong hakbang ng awa ng Diyos at isang pagbabagong loob ng puso na karaniwang nagagawa sa loob ng sakramento ng Sacrament of Reconciliation. At matatawag lamang po natin na mortal ang isang kasalanan kung ang kasalanan ay grave matter, committed with full knowledge, committed with full consent. At doon pa lang po papasok ang sakramento ng kumpisal. At kailanman ang kumpisal ay naging paraan na ng Diyos para mapatawad ang mga taong nakagawa ng mortal na kasalanan. Katulad na lamang ng nangyari noon nang si Elephas at ang dalawa niyang kasamahan ay nakagawa ng kasalanan. At ito ay kasalanan na mortal dahil sa kanilang hindi pagsasabi ng katotohanan. At kahit kaharap na nila ang Diyos, ay hindi pa rin sila pinakinggan. Subalit, ipinalapit pa sila sa kay Job na siyang gagawa ng panalangin para sa kanilang mga kasalanan. Hindi ba't ganito rin ang dapat mong gawin upang mabigyan ng kapatawaran ang iyong mga kasalanan? Ang lumapit sa mga tao na kanyang inatasan at yun ang mga pari ng ating simbahan. At bakit nga ba sa pari ng ating simbahan? Dahil sa kanila lang naman ibinigay ng Diyos ang otoridad sa pagpapatawad ng mga kasalanan. At sila na inatasan at sumunod sa kalooban ng Diyos na makapangyarihan ay nagpapakita na ang kanilang mga tugon sa Diyos ay tunay na pinakikinggan. Ayon nga po sa talata, alam natin na ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga makasalanan. Ngunit kung ang isa ay banal, at ginagawa ang kanyang kalooban, ito'y kanyang pakikinggan. Diba? Ibinanggit pa nga sa talata na siya ay nakikinig lamang sa mga taong banal at gumagawa ng kanyang kalooban. Kaya kung ikaw ay nasa estado ng kasalanan, dapat kang lumapit sa mga taong banal
na siyang magiging tulay upang ang pagsisisi mo ay mapakinggan. At wag po doon sa mga taong nagsasabi na sila ang tinutukoy ng kasulatan. Tandaan mo, nagkalat na po ang mga bulaang mangangaral. Ayaw niya kasi ng totoo! Ayun, maraming salamat po mga ka-curious, mga ka-puntos sa inyong pakikinig. At sana makatulong po ang ginagawa nating pagsagot tungkol sa mga argumento ni Soriano sa inyong pag-aaral sa ating pananampalatayang Katoliko. At upang makapagbigay rin po tayo ng tamang impormasyon at katuruan sa mga kapatid nating Katoliko upang hindi na po madala sa mga paninira na ginagawa ng mga kapatid nating anti-Katoliko. And please, don't forget to subscribe Mr. Curious Catholic in Facebook and in YouTube. Marami po kayong matututunan doon. Kaya maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at sa Diyos po ang lahat ng papuri.